Tumangging sumagot si Senador Win Gatchalian kung sa kapatid niya ang sasakyang may plate number na pang-senador, sabay sabing hayaan na lang sa LTO ang issue. Yan ay kahit nakarehistro ito sa kumpanyang pinamumunuan ng kanyang kapatid. Nakatutok si Joseph Morong. Sa CCTV ng MMDA, nahagip ang kontrobersyal na puting luxury vehicle Linggo ng gabi sa northbound lane ng EDSA Bus Carousel. Ito ang SUV na may protocol plate 7 na pang-senador na pumasok sa EDSA Busway habang hinaharang ng mga enforcer. Ang sabi ng lumutang na driver ng sasakyan, nagmamadali siya noon pero makikita sa video na dumadaloy naman at hindi traffic sa mga oras na yun. Sa pagharap ng driver sa Land Transportation Office kahapon, lumabas ang sasakyan ay nakarehistro sa kumpanyang Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, na tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid niya si Senator Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents, eh, no? So iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayo sa inyo yung plane pero nagamit na po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Pinatawa na ng 5,000 multa ang driver pero sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan. Si Senador Rafi Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services, balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue. At ang balita ko pala yung violator na yon. Matapos siyang mapara sa Guadalupe, after ilang metro, bumalik ulit sa bus lane. Antigas ng ulo ng taon to. Tila nagiging takaw o pasaway ang EDSA busway sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Kaya naiisip ng DOTR bawasan ang mga iniisyong protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Bautista, may 2 protocol plate na iniisyong LTO kada senador sa ngayon. Para talagang yung plate is to be used only by the official, no? Bagaman ang tanging pinapayagan lamang talaga sa busway ay ang presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker at Supreme Court Chief Justice. Decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA Bus Carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus na sa right side din, no? So meron ding mga safety considerations, no? Mas madali po. Bakit? Para hindi po mahirapan sumakay yung mga tao. Pagka binaligtad po kasi, yung mga pasahero, hindi na po magkakaroon ng siksikan. Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate sa busway at maaaring magka-desisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.